Great and happy morning po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Punuin po natin ng presensya ng Diyos ang ating mga puso at buhay ang araw na ito at ng buong isang linggo sa ating pakikinig sa Tinapay ng Buhay tuwing araw ng Lunes. Sa bawat araw po ay kailangan natin ng pag-asa at lakas, kaya't inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa ilang sandaling ito. Ang ating pong refleksyon sa umagang ito ay hango sa aklat na Apostol Lucas, Kabanata 25, mga talata 13 hanggang 35. Ito po ay patungkol sa paglalakad ng dalawang alagad patungo sa Emmaus. Pinamagatan ko po itong The Road to Emmaus, A Journey to Hope. Naganap po ang pangyayaring ito matapos na mamatay ang Panginoong Hesukristo. Dala ng kanilang matinding kalungkutan, kabiguan at kawalan ng pag-asa dahil sa kamatayan ni Kristo. Ang dalawang alagad ni Jesus ay naglalakad patungong Emmaus at papalayo sila sa Jerusalem. Puno sila ng kalungkutan at kawalang pag-asa ang kanilang mga puso at kalooban dahil nawala na ang kanilang kinikilalang guro at Mesiyas. Papalayo sila dahil ang kanilang inaasahang tagapagpalaya mula sa pagkalipin sa Romanong mananakop ay wala na. Papalayo na rin sila sa sentro ng pananampalataya. Papalayo na rin sila sa lugar na itinagubilin sa kanila ni Jesus na huwag nilang iiwan sapagkat doon nila tatanggapin ang kanyang banal na espiritu. The two disciples mentioned in the Bible are not popular. Hindi po sila kilala. Bagaman binanggit ang pangalan ng isang alagad na nagngangalang Cleopas, sila po ay depressed, powerless, helpless na, at hopeless pa. Ganoon po ang kanilang nararamdaman nang sabayan sila ni Jesus sa kanilang paglakad. Sinabi nila kay Jesus nung hindi pa nila siya nakikilala. Sa Lucas chapter 24 verse 21, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Ang binitawan po nilang mga salitang ito ay isang ekspresyon ng kanilang helplessness, hopelessness at pagiging kawalan ng lakas. Kung tutusin, pwede sanang sitahin ni Jesus ang mga ito. Pero ano ang sinabi po niya sa verse 15 at 17a? Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Sa tanong ni Jesus na ito, nais niyang samahan sila, nais niyang pumasok sa mundo nila, sa kanilang kalagayan at nais niyang unawain sila at nais na pakinggan ni Jesus sila. Sa pagtatanong po ni Jesus, binuksan niya ang channel of communication. At dahil dito, nabigyan ang pagkakataon na makapaglabas ng saloobin at makapagsalita ang dalawang alagad na ito kay Jesus. Taglay ni Jesus ang art of listening. Hindi lamang siya basta nakikinig, kundi mayroon siyang empathic listening, meaning may emotional connection sa taong kausap, attentive at responsive upang makapagbigay ng more heartfelt response. Ito po yung pakikinig ng layunin ay higit na unawain ang dalawang alagad na kanyang kausap. Sa gitna po ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, sinabayan sila ni Jesus. Matapos mapakinggan ni Jesus ang kanilang saloobin, kaisipan at damdamin, kinakailangan na ni Jesus na magsalita upang alisin sa kanila yung kanilang mga doubts at upang sila ay i-correct. Ipiniliwanag niya ang nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili upang maunawaan ng dalawang alagad ang kahulugan ng mga pangyayari. Sa madaling salita, sila po ay kinonfront ni Jesus sa kanilang pag-aalinlangan at kamangmangan. Dumating sa point na kinailangang i-correct sila ni Jesus yung kanilang maling kaisipan ng mayroong pag-ibig. Kaya't unti-unting sumilay ang sinag ng bagong umaga at pag-asa sa kanila. Ginawa niya ito upang palabasin ni Jesus ang katotohanan at ilagay sa kaayusan ang mga bagay-bagay. Tunay nga na ang Panginoon ay or Diyos ng kaayusan. Sa mga naunang mga talata, ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa pagpapakasakit niya sa verse 27. Sa tulong ng banal na kasulatan, ipinadama ni Jesus ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya sa kanilang dalawa, kaya't ninais nilang manatili si Jesus sa kanilang piling. Ang ginawang pagpapaliwanag ni Jesus ay nangangailangan ng tugon mula sa dalawang alagad. Hindi po minadali ni Jesus ang kanilang pagpapasya dahil nais niya makapagpasya sila ng mayroong kalayaan, hindi napipilitan lamang, kundi makapagpasya sila ng mayroon ding katalinuhan. Kung ating pong susuriin, kasabay na nga nila sa Jesus ngunit hindi pa rin nila siya nakikilala at katulad din po tayo ng mga alagad. Sa pangapanahong tayo po ay hopeless,
Kailangang paalalahanan tayo ng Panginoon tungkol sa kanyang katapatan. Sa panahong tayo po ay pagod na sa pagdadala ng mga pagsubok at hamon ng buhay, masuliranin, kailangan tayong mapaalalahanan sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Dahil magagabi na, nagpaunlak si Jesus na sa imbitasyon ng dalawang alagad na ito at sa pagsasalo-salo sa hapag at sa sandali ng paghahati ng tinapay. At doon nila nakilala si Jesus, ngunit bigla siyang nawala. Dahil doon nagbalik sila sa Jerusalem upang makipagkita sa mga alagad at maibalita rin nilang kanilang karanasan sa Panginoon na siyang muling nabuhay. Nagbalik sila sa Jerusalem sapagkat mula roon ay ipinangaral o ipangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa lahat ng bansa. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Ayon po sa nasasaad sa sulat na Apostol Lucas chapter 24 verses 46 to 48. Mayroon po tayong kasabihan na life is a journey. Alam nating lahat na habang tayo ay nasa journey sa buhay na ito, may mga daraanan tayo na hindi lamang patag. Mayroon ding mga rough roads, hindi lamang diretso, mayroon ding mga palik-palik-palik-paliko, long and winding road, ika nga, sari-sari ang mga mararanasan natin habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay. Nandiyan ang saya, may lungkot, mayroon ding mga nakatakot at mga nakakagalit. Katulad na lamang sa mga ating nararanasan ngayon, na tila hindi matapos-tapos na hirap ng kalooban at isipan, lalo na ay nag-extend ang ECQ nitong mga nakaraan. Ito naman ay para sa kabutihan din natin. Nakatakot ang ating paglalakbay ngayon dahil hindi natin nakikita ang ating kalaban. Maaring ang mga namumuno sa ating bansa at pamahalaan ay nahihirapan na rin silang magdesisyon para sa lahat. Kung kaya minsan, marami na rin pong lumalabas na mga desisyon na hindi naaayon sa mga taong bayan. Marami ang mga nangangambang walang makain, walang pantustos, lalo na marami ang nawalan ng mga hanap buhay. Nakakagalit sa iba dahil sila'y umaasa na mayroong pantay na pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng anumang tulong mula sa ating gobyerno na tila mayroong hindi nasusunod. Nabibigyan ng iba at ang iba naman ay hindi. At lahat naman ay nangangailangan din. Sari-sari ng hinaing ng bawat mga tao. Ang pag-aaral ng mga estudyante ay mahirap din, gayon din sa mga guro, nahihirapan din sila. Marami ang mga nagsasarang mga pamilihan at establishments, ang mga non-essentials kung tawagin. At pati simbahan ay nagsasara. Oo nga, may gamot na. Ngunit hindi lahat ay agad na mabibigyan ng proteksyon. Tila nakaka-depress na din ang mga kaganapan. Ngunit wala tayong magagawa kundi habaan pang ating pagtsatsaga at pagtitiis. Patuloy na humihiling tayo dapat sa Panginoon na samahan tayo at palakasin upang tayo makalagpas sa krisis na ito. Umasa tayo na ang Diyos ay hindi lamang tayo binibigyan ng kapayapaan, but other beautiful things we need to have a full, meaningful, and enjoyable life sa kabila na tayo ay nakagapos o nakahawla sa quarantine. Sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito, mayroon pong tatlong nais na iparating sa atin ang kwentong ito na atin pong matututunan. Una, suriin po natin yung kasalukuyang status po natin. Bilang mga mananampalataya, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa ating paglilingkod sa Diyos at pananampalataya, nasaan na nga ba tayo? Palayo nga ba o palapit? Ang dalawang alagad ay papalayo, ngunit nung sila'y maituwid na ibalik sila sa dapat nilang tunguhin at layunin. Noon po kayang naituwid tayo ng Diyos. Anong hakbang nating ginawa? Nagbalik ba tayo o lalong lumayo sa Kanya? Ang dalawang alagad ay kalungkutan ang daladala sa kanilang paglakad para silang nakaramdam ng pag-iisa. Tayo ngang mga tao ay takot kapag nag-iisang bumabata ng ating mga suliranin. Gusto natin ang mayroong kasama, may kasalo sa ating journey. Ang problema nga lang po sa dalawang alagad na ito ay kung sino pa yung malungkot, sila pa rin yung magkasama. Sa palagay niyo po, mga kapatid, ano kayang pag-uusapan ng dalawang parehong malungkot? E di syempre, malungkot din. May mga disappointments sila, frustrated sila. Akala nila tapos na ang lahat ng kanilang suliranin at makakalaya na sila.
hindi nila maunawaan ang tungkol sa kamatayan na kailangang pagdaanan ni Jesus. Nasa panahon sila ng mga uncertainties, ang dami nilang katanungan. Tayo din po sa ating journey sa buhay nating ito. Marami din tayong mga katanungan. Mga katanungan nagsisimula sa ating papaano. Mga salitang papaano. Papaano mangyayari yun? Paano kung mabubuhay? Paano kung wala ka na? Paano kung hindi matatapos ang COVID-19? Paano na kung tuluyan na akong mawala ng trabaho? Paano na lang ang aking pamilya? Kaya ang sabi sa kanila ni Jesus sa verse 25, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang sinasabi ng mga propeta? Maari bang i-check natin ang ating kasalukuyang status, mga kapatid? Sinasabi nating makapangyarihan ang Diyos na ating sinasampalatayanan, pero bakit kapag nasusuong tayo sa mga suliranin at pagsubok, ay tila wala na tayong power? Imbes na mag-level up tayo, papalapit sa Panginoon, ang nangyayari ay palayo tayo sa Panginoon. Ang ating po mga cellphones, tinitingnan natin ang kanyang kalagayan, kung low bat na ito, agad-agad chinacharge natin. Dapat tayo po ay ganito sa ating buhay pananampalataya. Parecharge tayo sa ating Panginoon. Pangalawa po, hanapin natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Sa buhay natin ito, marami tayong mga nagagawang pagkakamali, pero maaari rin po nating itama ang mga ito. Ano bang na-discover ng dalawang alagad sa dulo ng kanilang paglalakbay? Ayun, natagpuan po nila ang buhay, natagpuan nila si Jesus. Buhay si Jesus, naunawaan nila na hindi pala sila nag-iisa. Kasama nila ang Diyos. Ang kanilang ministry ay hindi pa natatapos, kundi nagpapasimula pa lamang ito. Discover nilang may kahulugan at layunin pala ang buhay at may plano ang Diyos para sa kanila. Ano man po ang ating mga kinakaharap, mga kapatid, sa ngayon, alalahanin natin, hindi pa ito ang game over. Pangatlo po, magsimula tayong muli. Hindi pa huli ang lahat pagkatapos ng ating mga hamon ng buhay. Habang may binibigay ang Diyos na opportunity, sana makita natin na may pagbabago at pasimulang muli. Pagkatapos ng pandemya, lahat ay umaasang may panibagong buhay na darating para sa lahat. Hindi man natin alam kung ano ang dala nito, ngunit umaasa tayo na kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Ang dalawa pong alagad ay naging saksi sa buhay, sa nabuhay na Kristo, kaya pinahayag nilang mayroong kagalakan ang kanilang nasaksihan. Nagkaroon sila ng maalab na puso at kumilos na mayroong pananampalataya upang gawin ang kanilang misyon. Ganito po sana tayo, mga kapatid. Makita nawa natin na tayo ay mga Easter people na dapat tagapagdala ng mensahe ng buhay at pag-asa. May maalab na puso sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo po ay magnilay, manalangin at suriin ang ating mga sarili. Hiramin ko po ang mga katagang ito mula sa aking nabasa. Does my heart burn in love in Jesus and my brothers and sisters? Am I willing to be broken and shared with those who are in most need? Do I love God and neighbor sincerely and faithfully? Nais ko bang maging instrumento ng Panginoon upang maging saksi niya sa pag-ibig at kaligtasan? Nais ko bang ibahagi sa aking kapwa ang anumang mayroon ako? Ang Panginoon pong Hesukristo na muling nabuhay ay sinasamahan at ginagabayan tayo sa ating mga paglalakbay upang huwag tayong malayo sa Diyos at upang kasama siya, kasama niya. Sa pamamagitan niya at sa kanya ay tahakin ang landas patungo sa kaligtasan at kaganapan ng buhay. Sa panahon o sa papaanong paraan ba natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay? Ano pong mensahe na ito at ano ang dapat nating gawin? Napaparalisa na ba tayo sa dami at sunod-sunod na mga hamon ng buhay? Hindi na ba makita sa atin ang buhay na Kristo sa ating buhay? Tuluyan na ba tayong nabigo sa ating mga pangarap, sa pamilya, sa trabaho, sa iglesia? Isa lang po ang nais ipahiwatig sa atin ni Jesus. God never fail us. God is with us. Kapiling natin. Sa tuwing sinasaliksik natin ang salita ng Diyos at nagsasalo-salo sa paghahati ng tinapay sa banal na punan, ay naroon siya sa ating piling at matatagpuan din natin siya sa ating kapwa.
Hingin natin ang Panginoon sa Panginoon ang biyayang makikita siya at madama ang kanyang pag-ibig. Lisanin po natin ang ating Emmaus na nagbibigay hirap at kabigatan sa atin at harapin natin ang Jerusalem upang makasama tayo sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ang nagkukumpleto po sa misyon ng Panginoong Hesukristo. Ito ang tunay at pangunahing dahilan kung bakit natatag ang Iglesia. Ang Iglesia ay patuloy na sumasampalataya, sumasaksi at nagpapahayag ng mabuting balita. Humayo po nawa tayong muling nabuksan ang mga mata sa katotohanan, mga taong naliwanagan at mga taong punong-puno ng pag-asa. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, tulungan mo nawa kaming magtiwala at umasang makakamit din namin ang buhay na walang hanggan na bunga ng iyong kamatayan sa krus at ganun din bunga ng iyong pagkabuhay na maguli. Mamalagi ka nawa sa aming piling sa landas na aming tatahakin patungo sa iyong kaharian at kaganapan ng buhay. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, panatilihin nawa kami sa aming ugnayan sa iyo at buuin mo muli ang aming pagkatao. Maraming salamat sa wagas mong pag-ibig sa amin. Pagpalain mo po kami upang kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala para sa aming mga kapatid. Gabayan po nawa kami sa magpasawalang hanggan. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kaibigan at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat muli mga kapatid. Sumainyong pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. Hanggang sa muli. Bye-bye.